Bombo Radyo Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Bas! Pa Radyo Bombo. News and Views Afternoon Edition. Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, ika-30 ng Agosto taong 2023. Para sa Bombo News and Views Afternoon Edition, kami ang inyong tagapagbalita. Bombo Jerry Castro at Bombo Kervin Gamman. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, mangingisda nawawala sa lungsod ng Ilagan noong kasagsagan ng Bagyong Guring, natagpuan ang bangkay sa ilog sa Angkiray, Amulong, Cagayan. Liga ng mga barangay federation si Isabela walang naitatalang mainit na tungkulian ng mga kandidato sa barangay at sanggunyang kabataan elections. Sa ating balitang pambansa, umakyat na sa halos 200,000 individual ang naapektuhan ng Bagyong Guring sa ilang rehiyon sa bansa. Pilipinas at Japan nagkasundo na palakasin pa ang bilateral cooperation ng dalawang bansa. Sa ibayong dagat, mandatory evacuation ipinatupad sa Florida, Estados Unidos dahil sa Hurricane Idalia. Sa kalakal, Pangulong Marcos inangayunan ang 3 taon na Food Logistics Action Agenda ng DTI. Sa palakasan, Kai Soto natutuwa na nakalaro sa mga world-class players sa 2023 FIBA World Cup. At sa entertainment news, actress na si Casey Concepcion kinumpirma na ini-unfollow niya ang kanyang stepdad na si dating Senador Kiko Pangilinan at half-sister na si Frankie Pangilinan. Ang detalye ng mga balita sa pagpapatuloy ng Bombo News and Views Afternoon Edition. Mga dapat gawin habang may lindol. Kung nasa loob ng matibay na gusali ay manatili lamang sa loob. Gawin ang duck, cover and hold na posisyon. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa panito upang maprotektahan ang sarili sa naglalaglagan at naghahampas ang bagay. Umiwas sa salamin na maaring mabasag. Kung may pagkakataon ay buksan agad ang pinto upang makalabas matapos ang lindola. Kung nasa labas, magtungo sa bakanteng lote na malayo sa gilid ng bundok o sa tabi ng dagat o lawa. Lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaring bumagsak o tumumba. Iwasan ang gusaling puno ng salamin. Kung nagmamaneho, ay tabi at ihinto ang sasakyan. Huwag magtangkang tumawid sa tulay, overpass o mga footbridge dahil maaring napinsala na ito ng lindol. Kapag naabutan ng landslide sa loob ng bahay, magtagos sa ilalim ng matibay na mesa o kama. Kapag naabutan sa loob ng sasakyan, ay manatili na lamang dito. Yan ang mga dapat tandaan kung may naganap na lindol sa inyong mga lugar. Bas! Sa Radyo Bombo! Gastritis. Ang mga taong mayroong gastritis ay nakakaranas ng napakahabding pananakit sa itaas at gitnang bahagi ng tiyan. Bukod dito, sila ay maaring makaranas din ng pagduduwal, pagdudumi na may kasamang dugo at pagkahilo. May iba't ibang sintomas ang gastritis. Ang pinakakaraniwan sa mga ito ay ang pananakit ng tiyan sa may gitnang itaas na bahagi nito. Maari rin na sa itaas na kaliwang bahagi ng tiyan ang pananakit. At sa mga malalang kondisyon nito, ang sakit ay maaring umabot sa likod ng katawan. Home cleaning tips. Isa sa mga challenge lalo na sa mga busy moms o kahit sinong halos walang oras para sa paglilinis ng kalat sa bahay ay kung paano ito maisingit sa kanilang busy schedule at hindi sobrang pagod pagkatapos. Narito ang ating weekly cleaning checklist. Planuhin at magpasya kung ano ang inyong cleaning style. Ang estilo ng paglilinis ay magkakaiba. May mga taong gustong gawin ang pagpapalis ng alikabok sa bawat kwarto at mayroon din namang chine-check ang bawat kwarto at gawin ang paglilinis para hindi na bumalik pa sa nasabing kwarto.
Wala namang tama o hindi tama sa paraan ng paglilinis, kaya mas mabuting mag-eksperimento upang malaman ang mas mabilis na paraan na gusto mo. Banawi Rice Terraces, Ifugao. Idiniklara ng gobyerno bilang National Cultural Treasure noong 1973. Pinapakita ng terraces na ito ang kultura ng Ifugao people na may malaking influence sa rice cultivation at agriculture. Ang Banawi Rice Terraces ay ang nakikita mula sa iba't ibang view decks sa main road ng Nueva Vizcaya, Ifugao at Mountain Province Road. Mga dapat gawin kapag may El Nino. Magtipid ng tubig. Mainam na magtipid ng tubig tuwing matindi ang sikat ng init ng araw at gamitin ito ng tama. Makinig sa mga update kaugnay sa lagay ng panahon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Magsuot ng preskong kasuotan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng 10 ng umaga at 3 ng hapon kung kailan pinakamatindi ang sinag ng araw. Manatiling ligtas sa panahon ng El Nino. Dambana ng Kagitingan, Bataan. Itinayo noong 1970. Ang Dambana ng Kagitingan ay kilala rin bilang Mount Samat National Shrine na nagbibigay pugay sa fallen Filipino and American soldiers. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, 11 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Sa detalye ng ating mga balitang lokal na tagpuan sa ilog ng Angkiray, Amulong, Cagayan, ang palutang-lutang na katawan ng isang mangingisda na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog Bintakan, lungsod ng Ilaga noong araw ng Linggo sa kasagsagan ng Bagyong Guring. Matapos kumpirmahin ng Task Force Lingkod Cagayan Amulong Station na tumugma sa suot ng natagpuang bangkay sa ilog sa Amulong, sa nawawalang mangingisda sa lungsod ng Ilagan ay nakipag-ugnayan ang Bombo Radio Kawain sa pamilya ng biktimang si Leomar Phoenix, residente ng Santa Isabel Sur, lungsod ng Ilagan. Agad namang nagtungo ang pamilya ni Phoenix sa Amulong, Cagayan para iuwi ang bangkay ng biktima na dinala sa isang punerarya. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan, kaninang umaga kay Ginang Elizabeth Phoenix, asawa ni Leomar, sinabi niya na hindi agad na naipabatid sa kanya ang pagkawala ng kanyang asawa noong Linggo sa ilog sa Barangay Bintakan. Hindi anya pinayagan ang kanyang asawa na sumama sa nangyayain ng kanyang kapatid na magtungo sa ilog para kumuha sana ng isda o mangisda. Mula anya sa Barangay Santa Isabel Sur ay nagtungo sila sa Barangay Bintakan na bulubundukin, kaya hindi sila nakabalik noong araw ng Sabado. Nang pauwi na sila noong umaga ng Linggo ay malakas ang agos ng tubig sa ilog, kaya gumawa sila ng balsa sa pagtawid nila sa ilog. Ngunit nangyari ang pagkawala ng kanyang mister. Ayon kay Ginang Felix o Phoenix, batay sa mga nakakita ay nakatawid na ang kanyang mister. Ngunit bumalik siya sa ilog nang makita niya ang tila nalulunod na kapatid at pamangkin. Ngunit hindi na siya lumitaw. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginang Elizabeth Phoenix. Sigundi kadwana, baga na nga nagaramid dati salba nga bulong naglango yan damam. At aji may isang kadwana namut aglangoy. Aji anak na aji kadwana. At aji kanu induron na aji lakay ko dajay kwabal sa nga pagsakayan dan hanga nakakapit ma'am. At ma'am, napanmit lang kanu nagdamang ma'am, muna kanu nga nakasanglad sunan ma'am. Hindi kanu makita na dagay aga mga tunglatunglab ma'am. Pana kanu inarayat ki handa kanu nakita nga pan ma'am rumwarin iti danumi. Sa Echagüe, Isabela, wala pang naitatalang political rivalry ang Liga ng Mga Barangay Federation sa bayan ng Echagüe. Ito'y kaugnay ng posibleng insidente ng harassment na magawa ng ilang kasalukuyang opisyal ng barangay sa mga baguhang kandidato. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Liga ng Mga Barangay Federation President Dante Laman, sinabi niya na sa ngayon wala silang natatanggap na hindi kanais-nais na pangyayari sa paghain ng Certificate of Candidacy. Samantala, nagkaroon sila ng voluntary drug testing sa bayan ng Echagüe kasabay ng pagkain ng kanilang COC bilang patunay sa kanilang malinis na hangarin at mapatunayang sila ay hindi sangkot o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Anya, kinumbinsin nila ang mga incumbent barangay official na sumailalim sa drug test
Gayun din na kinausap nila ang COMELEC kaugnay ng kanilang hakbang. Ito ay upang matulukan ng ilang tumatakbong opisyal ng barangay na sangkot sa illegal na droga. Samantala, muling nilinaw ni LMB Federation President Talaman na hindi mapipigilan na mga incumbent officials ang sinumang nagninais na tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections at malaya ang mabutante na piliin ang nais nilang ihilal. Ganito ang bagay ng payag ni Liga ng mga Barangay Federation President Dante Alaman. Diyan mo na marinig ang mga politiko na yan ay talagang karaniwan siraan na dahil ito nga ay nalalapit na ngayong eleksyon. Kung minsan ay karamihan ay paninira ang bawat isang ginagawa nila sa mga ibang kalaban. Pero ito po ang tandaan ng mga kakandidato, ang taong naninira, ang kandidatong naninira sa kapwa kandidato ay kahit kailanman hindi magwawagi. Kaya sabi ko noon unang araw ng filing at ito ay nakita namin na talagang agresibo yung mga lahat ng matao. Sinabi ko po sa kanila, nagsalita po ko sa harapan bago ang COMELEC na ito po ay gawin natin mapayapa at gawin natin maganda ang kararatngan ng ating barangay at iska eleksyon. Sa kabuuan naman ng ating mga balitang lokal sa San Mateo Isabela, binigyan na ng citation ticket ang mga motoristang nahuhuling lumalabag sa batas lansangan sa naturang bayan sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan o may naitalagang mga traffic enforcer para magpataw ng citation ticket sa mga motoristang nagmamaneho ng motorsiklo na walang helmet, walang offline visa at walang lisensya. Ito ay dahil sa napansin ng mga otoridad na marami pa rin ang mga motorista na nagmamaneho ng walang helmet habang ang ilan ay walang lisensya. May mga pagkakataon din na ang mga estudyante na nagmamaneho ng motorsiklo kahit sila'y minor di edad pa lamang. Ang mga motoristang mabibigyan ng citation ticket ay kailangan magbayad ng pambayang ingat yaman o sa pambayang ingat yaman ng pamahalaang lokal. Kadalasan namang nahuhuli ay mga lumalabag sa one-way policy sa harapan ng mga paaralan, gayon din ang mga nag-U-turn sa mga hindi U-turn slots. Oras sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na may ilang o isang nawawala dahil sa pananalasan ng Bagyong Guring. Samantala, patuloy ang nadadagdagan ng bilang ng mga individual na naapektuhan ng bagyo. Sa pinakauling datos ng NDRRMC, sumampa na sa 56,410 na pamilya o katumbas yan ng mahigit 196,000 individual ang naapektuhan mula sa Region 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Sa nasabing bilang, 9,000 pamilya o 35,000 individual ang pansamantalang nanuluyan sa 376 na evacuation center habang nasa halos 14,000 tao naman ang mas piniling makituloy sa kanilang mga kamag-anak o sa labas ng evacuation center. Lubog pa rin sa baha ang nasa 173 lugar sa ilang rehiyon at mayroon ding naitalang mga pagguho ng lupa, buhawi at isang maritime incident sa Region 6. Nagkaso ng Pilipinas at Japan na palakasin pa ang bilateral cooperation ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pagbisita sa headquarters ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa Tokyo ng delegasyon ng Pilipinas, nangako rin ang JICA na susuportahan ang agenda ng pag-unlad ng Pilipinas, lalo na ang mga potensyal na lugar sa bansa tulad ng Mindanao, pangunahin ang pagpapalakas ng energy sector sa nasabing rehiyon. Puntirya rin ng Pilipinas at Japan ang pagpapaunlad ng infrastruktura ng parehong bansa. Sa iba pang balitang pambansa, hindi muna tatanggapin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda ang courtesy resignation ni Quezon City Police District Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Ayon kay Acorda, pag-aaralan nila ang pagbibitiw ni Torre at ikukonsulta kina Kalihim Benhur Abalos Jr. ng DILG at Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Ayon kay Acorda, delikadesa ang ginawa ni Torre at makukonsidera itong magandang gesture. May merito anya ang katwiran ni Torre na magbitiw sa pwesto para hindi mabalot ng kontrobersiya ang PNP. Naghain ng courtesy resignation si Torre matapos mapuna ng publiko ang tila pag-aabogado kay Wilfredo Gonzalez na dating pulis na nag-trending sa social media dahil sa pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City.
Sa kabuuan ng mga balitang pambansa, lubos na makakatulong ang blended learning at pagpapalawak ng voucher program para sa mga karapat-dapat na mag-aral sa elementarya na ituloy ang kanilang sekundaryang edukasyon sa mga pribadong paralan sa pagtugon sa backlog ng silid-aralan sa bansa. Ito ang iginit ni House Basic Education Committee Chairman Roman Romulo kasabay ng muling pagbubukas ng klase para sa 22 milyong mag-aral sa bansa habang ang patuloy na problema ng backlog sa silid-aralan ay kasalukuyang nasa 159,000. Ipinunto ni Congressman Romulo na kahit taasan ng pamalan ang pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, nananatili ang problema kung saan ilalagay ang mga ito dahil limitado ang espasyo. Anya, panahon na para sa Department of Education and DepEd na isama ang teknolohiya sa mga silid-aralan sa pamagitan ng pagpaputupad ng blended learning. Upang suportahan ito, anya, ay pinasa ng Lower Chamber ang Public Schools of the Future in the Technology Act. Hindi lamang nito gagawing mas madaling ma-access ang edukasyon, ngunit mapapawi rin ang mga silid-aralan sa buong bansa. Ayon sa mambabatas, bukod dito, dapat ipagpatuloy ng mga otoridad ang pagpapatupad ng pinalawak na government assistance to students and teachers in private education program. Ngunit dapat nilang tiyakin na mapapanatili din ang kalidad ng edukasyon. Ang programa ay naglalayo na mabawasan ang mga pampublikong paralan sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong pananalapi sa mga karapat-dapat na mag-aral sa elementarya na gustong ituloy ang kanilang sekundaryang edukasyon sa mga pribado na paaralan. Sinabi ni Congressman Romulo na bago ang pagpapatupad ng K-12 program sa buong bansa noong 2016, na mahagi ang DepEd ng mga voucher sa mga mag-aral nang hindi nasuri ng maayos ang kalidad ng edukasyon ng mga pribadong paaralan. Ito ay sumasalamin sa mga resulta ng 2018 Program for International Student Assessment at ang Pilipinas ay nakakuha ng pinakamababa sa pag-unawa sa pagbasa, matematika at agham. Oras sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, 21 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. International News. Sa Estados Unidos, ipinatupad ang mandatory evacuation ng mga residente ng Florida dahil sa inaasahang epekto ng Hurricane Idalia. Nasa 15,000 National Guard troops ang ipinadala sa Florida para magsagawa ng rescue operation bilang paghahanda sa paghagupit ng Hurricane Idalia sa East Coast. Inihayag ni Bombo International News Correspondent John Meligrito na pinaghahandaan ang pagtama ng Hurricane Idalia sa Florida dahil sa inaasahang matindi ang magiging epekto nito. Una ring inanunsyo ni Florida Governor Roldan John DeSantis ang mandatory evacuation para sa mga residente at lumikas sa mga mas mataas na lugar dahil sa inasang ang 10 hanggang 15 talampak ang taas ng alon o storm surge. Ang Hurricane Idalia ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Florida. Nagpadala na rin ng troop ang Washington DC sa FAR Department kabilang ang rescue dogs at rescue equipment para makatulong sa mga isasagawang rescue operation sa pagtama ng bagyong Idalia. Sa kabilang banda o sa kabila ng banta sa kaligtasan, may ilang residente ang nagmatigas na lumikas kaya ipinatupad naman ang mandatory evacuation. Sinimulan na mula kahapon ang paglilikas sa mga matatandang nasa mga senior citizen hospital. Tinitignan na rin ngayon ang kaligtasan ng mga Pilipinong nasa Florida. At may direktiba na ang Philippine Embassy na sundin na ang mga kautusan ng federal government at tumawag sa kanilang hotline kung kailangan nila ng tulong. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Bombo International News Correspondent John Meligrito. Tinawagan ni President Biden si Governor DeSantis kaninang resources ng federal government, yung FEMA, mga emergency responders ay papadala sa Florida. Nag-announce din si Governor DeSantis kanina na nananawagan sa mga residents sa lalo-lalo na sa west, yung mga maapektong lugar sa Florida na dapat mag-alisan na sila sa mas mataas, yung sabi lang mas mataas na higher ground. Sa bansang Niger, nanindigan ang France ambassador na manatili sa nasabing West African country bilang pagkontra sa 48 oras ibinigay ng militaryong tao upang lisanin ang kanilang bansa. Pinapaalis sa Niger si French envoy Sylvain Ite matapos hindi dumalo sa pulong na ipinatawag ng foreign minister at iba pang aksyon ng pamalang France. Iginit ni French President Emmanuel Macron na hindi aalis ang kanilang ambassador sa kabila ng deadline na itinakda ng military junta.
Umaabot sa 1,500 sundalong French ang nasa Niger. Naghayag din ng support ang European Union sa French ambassador at iginiit ng desisyon ng military junta ay hindi makakatulong sa isinusulong na diplomatic solution sa krisis sa naturang bansa. Bombo Business News. Pinangayunan ni Pangulong Marcos Jr. ang 3-year food logistic action agenda ng Department of Trade and Industry. Ginawa ito ng punong ehekutibo sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng DTI, Department of Agriculture o DA, Department of Public Works and Highway o DPWH at DILG. Layunin ng plano na baguhin ang sistema ng distribusyon ng pagkain, mapababa ang halaga ng transportasyon ng mga ito at matiyak ang epektibong food supply chain. Nais ni Pangulong Marcos na magkaroon ng mga infrastruktura para mapabilis ang pagdadala ng ani ng mga magsasaka sa isang lugar na mayroon ding mga pasilidad para maiwasan naman ang pagkasira ng mga produkto. Sa ganitong paraan, matitiyak niya ang kita ng mga magsasaka na magbubunga rin ng murang presyo ng mga bilihin. Mapapangasiwaan naman ang demand and supply ng mga produkto sa bawat lugar dahil sa matutukoy kung saan may sobra o may kulang na partikular na mga produkto. Target ni Pangulong Marcos sa hakbang na ito na gawin ang Pilipinas bilang logistics hub sa Asia. Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Matapos ang ilang linggong usap-usapan, kinumpirma ni Casey Concepcion na ini-unfollow niya ang kanyang, sa kanyang social media account ang kanyang stepdad na si dating Senador Kiko Pangilinan at half-sister na si Frankie Pangilinan. Si Casey ay anak ni megastar Sharon Cuneta sa dating asawa na si Gabby Concepcion at si Frankie ay panganay na anak ni megastar o ng megastar kay dating Senador Kiko Pangilinan. Sinabi ni Casey na kailangan niyang alagaan ang kanyang mental health para sa kanyang peace of mind. Inamin niya na complicated talaga pagdating sa blended family. Ang gusto lang niya ay maging light, masaya. Ayaw niya ng maraming drama at malaga sa pamilya ang pagpapatawad para maging maayos ang takbo ng relasyon ng lahat. Inamin ni Casey na may mga pagkakamali rin siya sa buhay ngunit sinikap niyang maging mabuting anak at kapatid sa kanyang mga half-sister at half-brother. The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Kay Soto, natutuwa na makalaro ang mga world-class players sa 2023 FIBA World Cup. Alamin natin ang detalye mula kay Bombo Jason Felina. Masaya si Kay Soto na makalaro ang mga world-class players sa FIBA World Cup upang makakuha ng mga estilong kailangan nito sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Tinukoy ni Soto ang mga NBA stars, sa partikular na ang mga teammate nito sa Gilas, Pilipinas na si Jordan Clarkson at Karl Anthony Towns ng Dominican Republic. Saludo ang 7'3 Pinoy Cagers ay pinapakita ni na Clarkson at Towns na tunay na nagniningning sa kanilang mga laro. Mataas ang respeto ni Soto sa mga NBA players dahil sa pangarap din itong makapaglaro sa naturang liga sa darating na panahon. Kaya naman nais ni Soto na samantalahin ang pagkakataon para matuto sa mga galaw ng mga world-class players na magagamit naman nito sa kanyang mga susunod na laban. Bago bumalik sa Pilipinas, sumalang si Soto sa ilang serya ng mini-camps ng iba't ibang NBA teams. Naging bahagi nito ng NBA Summer League kung saan naglaro ito para sa Orlando Magic. Ang FIBA News Update ay hatid sa inyo ng Arena Plus, the official sponsor of the FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nagwagi ang 18-man Philippine swimming team ng kabuang 16 na medalya, tampok ang 2 ginto sa kanatapos na 45th Southeast Asia Group Championship sa Jakarta, Indonesia. Ang 2 gold medal ay nagmula sa mga panalo nila Jinwell Bu De Leon at Arabella Nadine Taginota, habang umagaw naman ang eksena si diver Joseph Reynado na nagdagdag ng bronze sa boys platform event 16-18 category. Sinabi ng Head of Delegation at PAI Executive Director Chito Rivera na magandang overall performance ng mga atleta at halos lahat ay nakapasok sa finals ng kanilang mga events. Yan ang ating balita sa palakasan. Ako si Bombo Jason Felina para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bagyong Guring na panatili ang lakas habang kumikilos sa karagatang sakop ng Basco, Batanes. Alamin natin ang detalye mula kay Bombo Edmar Galingana mula sa Bombo Weather Center. Here now!
now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Maraming salamat at magandang hapon para sa ating ulat panahon. Mga kabombo na panatili ng super typhoon, Gori nga ang lakas nito habang kumikilos sa karagatang sakop ng Basco, Batanes. Huli itong namataan sa layong 125 kilometers west ng southwest ng Basco, Batanes. Taglayang lakas ng hangin na abot naman ng 195 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso naman na abot sa 240 kilometers bawat oras. Kumikilos ito ng pa-west sa northwestward sa bilis na 15 kilometers bawat oras. Nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes at Babuyan Islands at Signal No. 1 naman sa Ilocos Norte, northern portion ng Abra, Ilocos Sur, Apayao at northern at central portion ng Cagayan. Sa forecast track naman ng Weather Bureau, ang Bagyong Goring ay kumikilos ng pa-west sa northwestward patungo sa Luzon Strait mula ngayong araw hanggang sa ito ay makalabas na sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Mananatili naman itong super typhoon hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa pinalakas ng Bagyong Goring sa western portions ng Luzon at Visayas sa susunod na tatlong araw. Umiiral pa rin ang gale warning sa halos lahat ng seaboards ng Luzon at Visayas, gayon din sa eastern seaboard ng Mindanao, kaya delikado at ipinagbabawal ang pumalaot sa dagat. Samantala, na panatili ng severe tropical storm na may international name na Haikui ang lakas nito at papalapit na sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,465 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot naman ng 110 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 135 kilometers bawat oras. Kumikilos ito ng pa-northward sa bilis na 15 kilometers bawat oras. Ayon naman sa Weather Bureau, ngayong hapon o mamayang gabi, ito posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin sa local name na Hana. Samantala, mga kabombo, ang agwat naman ng temperatura dito sa lungsod ng Kawayan ay naglalaro sa 25 hanggang 32 degrees Celsius at maulap ang kalangitan. May 25% na chance na pag-ulan habang 6 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Baguio City ay naglalaro naman sa 19 hanggang 21 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang papauri. May 47% na chance na pag-ulan habang 6 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Metro Manila ay naglalaro naman sa 27 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang papawirin. May 46% na chance na pag-ulan habang 19 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Alawag City ay naglalaro naman sa 27 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang kalangitan. May 25% na chance na pag-ulan habang 44 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Sa Legazpi City ay naglalaro naman sa 27 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang kalangitan. May 25% na chance na pag-ulan at 15 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. At sa Davao City ay naglalaro naman sa 25 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura at maulap ang kalangitan. May 3% na chance na pag-ulan at 6 kilometers bawat oras ang lakas ng hangin. Samantala, mga kabombo, sumikat ang araw kanina alas 5:44 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:10 ng gabi. At yan ang ating ulat panahon, live mula dito sa Bombo Weather Center. Ako si Bombo Edmar Galingana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat, Bombo Edmar Galingana. Balikan ho natin ang ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal.
mangingisdang nawawala sa lungsod ng Ilagan noong kasagsagan ng bagyong Guring, natagpuan ng bangkay sa ilog sa Angkiray, Amulong, Cagayan. Liga ng mga Barangay Federation President sa Isabela, kinumpirma na walang naitatalang mainit na tungkulian ng mga kandidato sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Sa pambansa, umakyat na sa halos 200,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Guring sa ilang rehiyon sa bansa. Pilipinas at Japan, nagkasundo na palakasin pa ang bilateral cooperation. Sa iba'yong dagat, mandatory evacuation ipinatupad naman sa Florida, Estados Unidos dahil sa Hurricane Idalia. Sa kalakal Pangulong Marcos, sinangayunan ang 3 taon na Food Logistics Action Agenda ng Department of Trade and Industry. Sa palakasan kay Soto, natutuwa na makalaro ang world-class, mga world-class players sa 2023 FIBA World Cup. At sa entertainment news, actress na si Casey Concepcion kinumpirma na ini-unfollow niya ang kanyang stepdad na si dating Senador Kiko Pangilinan at na half-sister na si Frankie Pangilinan. Sumainyo ang kabuuan ng Bombo News and Views Afternoon Edition dito sa Bombo Radyo Kawayan Consistent Overall Number 1 Radio Station. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Bombo Jenny Cast. At Bombo Kerwin Gamad para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Narito ang ilang paalala para sa nalalapit na pagbabalik eskwela ng mga mag-aarala. Palaging makipag-ugnayan at ipalam sa guro at gwardiya ng paaralan kung sino ang tagasundo ng inyong mga anak. Payuhan ang mga estudyante na manatili sa loob ng paaralan kung wala pa ang kanilang sundo at huwag makipag-usap sa hindi kakilala. Maging alerto lalo na kung nasa daan, hanggat maari ay huwag maglakad ng mag-isa at dumaan sa madilim na lugar. Huwag pagsuotin ng mamahaling alahas at iwasang pagdalahin ng mamahaling gadgets ang mga estudyante. Para sa mga estudyante, ipaalam sa mga magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa paaralan at kung sino ang kasama, maging ang mga paraan upang sila ay makontak. Kung hindi sumasakay ng school bus ng estudyante, mas mabuting kumuha ng suking magmamaneho upang maghatid sundo. Kung hindi naman, isulat o isaulo ang plate number ng kanyang sinasakyan at tandaan ang mukha ng driver. Ang regular na pag-eehersisyo ay makakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit, katulad ng diabetes, sakit sa puso at sakit sa baga. Maari rin itong maging stress reliever para sa pagkakaroon ng positibong disposisyon sa buhay. Maliban rito, nakakatulong din ang pag-e-exercise upang mapataas ang self-confidence at magkaroon ng physically fit na pangangatawan. Meditation. Ang meditation ay isang uri ng exercise na hindi ginagamitan ng physical na lakas. Sa halip ay isa itong exercise para sa ating isipan. Nakakatanggal ito ng stress at naghahatid ng positibong pakiramdam. Nakapagdudulot din ito ng maayos na konsentrasyon at kapayapaan ng isip. Tandaan, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle ay hindi lamang nakadepende sa mga masusustansyang pagkain at sapat na pahinga. Importante rin ang pagkakaroon ng physical activities upang magkaroon ng malusog at positibong pananaw sa buhay. Ang mga pedestrian ang isa sa may pinakamataas na bilang ng mga namamatay sa mga aksidente sa kalsada. Ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang ganitong peligro? Kung tumatawid sa kalsada sa gabi lalo na kung umuulan, makatutulong kung may dalang flashlight o anumang uri ng ilaw ang pedestrian para mas madali siyang makita ng motorista. Dapat maging alisto, maingat sa pagtawid at alamin kung may paparating na sasakyan sa magkabilang linya ng kalsada. Sa mga motorista, hindi dapat tumaas sa 40 kilometers bawat oras ang takbo ng sasakyan kapag umuulan. Mas delikado ang mga kalsada sa unang 10 minuto ng buhos ng ulan dahil ito ang pagkakataon na humahalo sa ulan ang langis na naiiwan mula sa mga sasakyan sa kalsada kaya nagiging madulas ang daan. Bukod dito, dahil sa ulan ay nararanasan ng sasakyan ang hydroplaning o nababawasan ang friction o kapit ng gulong sa kalsada kaya ito ay dumudulas. Kung may makikitang karatula na may pedestrian lane sa kalsadang dinadaanan, dapat magbawas na sa bilis ng takbo ang motorista para makita kung sakaling may tumatawid sa kalsada.
regular na pag-eehersisyo ay makakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit, katulad ng diabetes, sakit sa puso at sakit sa baga. Maari rin itong maging stress reliever para sa pagkakaroon ng positibong disposisyon sa buhay. Maliban rito, nakakatulong din ang pag-e-exercise upang mapataas ang self-confidence at magkaroon ng physically fit na pangangatawan, push-up. Makakatulong ito upang mapalakas ang mga kalamnan sa braso, balikat at sa dibdib. Mabisa rin itong cardiovascular exercise na sumusuporta sa kalusugan ng ating mga puso at nakababawas ng body fats. Tandaan, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle ay hindi lamang nakadepende sa mga masusustansyang pagkain at sapat na pahinga. Importante rin ang pagkakaroon ng physical activities upang magkaroon ng malusog at positibong pananaw sa buhay. Paano maiiwasan ang alta presyon? Ang alta presyon o hypertension ay sanhinang labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa mga ugat. Ang malakas na puwersa ng dugo ay maaring makapaminsala sa mga ugat at makaapekto sa takbo ng puso. Ito ay maaring magdulot ng mga malulubhang komplikasyon tulad ng atake sa puso, stroke at sakit sa bato, kaya dapat panatilihin ang normal na blood pressure. Huwag masyadong kumain ng maalat at matabang pagkain. Panatilihin ang wastong timbang sa pamamagitan ng exercise at balanced diet. Limitahan ang pag-inom ng alak. Iwasan ang paninigarilyo. Iwasan ang labis na kapaguran at stress at lumahok sa mga nakaka-relax na gawain gaya ng meditation. Tandaan, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at balanced diet ang pinakamabisa pa ring sandata laban sa alta presyon. Humanda para sa isang Bombo Reports Afternoon Edition. Welcome dito po sa ating palatuntunang Bombo Report sa Afternoon Edition. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-30 para sa buwan ng Agosto 2023. Sa mga balita na dapat po pong antabayanan dito po sa ating palatuntunan para po sa ating balita o sa ating pong ulat panahon. Ito pong bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, abay posible pong pumasok mamayang hapon o mamayang hapon o gabi or even ito nga pong at natatawagin pong bagyong Hana ayon po yan sa PAGASA. Mamaya mga kabomboy, update din po tayo ha, kaugnay dito po sa atin pong lagay po ng panahon, bagamat dito po sa ating lungsod po ng Kawayan ay naging medyo o bahagyang maalinsangan ito pong ating panahon ngayong araw po na ito. Update dito po tayo dito po sa tinututukan po nating bagyo, ito pong si Bagyong Goreng. Sa ating mga balita naman ho, sa Local Public Order Safety Management Office of POSMO, nilinaw na tuloy-tuloy ang kanila pong implementasyon sa point-to-point system dyan po sa may syudad ng Ilagan. Yung atin pong naging panayam dito po kay Sir Sherwin Balioga, antabayanan nyo po ha mga kabombo, kaugnay ito, bombochari, yung ang mga namamasada na mga sasakyan po natin, particular yung pong mga namamasada pong van, yung nga pong mga namamasadang bus, kasi yung reklamo po ng ilan po nating mga kababayan, mga kabombo, abay bakit sa terminal lang o sa terminal lang pwedeng magbaba? So yung atin pong naging panayam with POSMO Chief, papakantabayanan ho mga kabombo, tabayanan nyo din dahil magkakaroon po tayo ng panayam dito po kay Coast Guard Lieutenant Junior Grade Rafi D. Magiwed, ang acting station commander po ng Coast Guard Cagayan, kaugnay doon po sa makibalita po tayo, kaugnay doon po sa nawawala pong isang magsasaka noong kasagsagan din ho yan ha mga kabombo nito nga pong Bagyong Goreng. Nabayanan din yung pagpasok ni Bombo Edmore Galinga na report mula po rito sa lunsyon ng Kawayan at sa linya po ni Bombo Rio Cositeng sa may bahagi naman huyaan ng abayan po ng San Mateo Isabela.
sa ating mga balita naman sa pambansa, ito pong si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Pinaiimbestigahan ang nangyaring alitan sa kalsada ng isang police at motorcycle rider na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine National of Philippine Army sa Arnaiz Avenue Puyaan sa Makata City. Mamaya ay pag-usapan po natin dahil meron na naman yung another, yung iba yan, Bombo Chari, yan, yung ang road range na naman po ha, mga kabomo. So tignan nyo, parang kailan lang nung meron po yung ang alitan sa kalsada, meron na naman pong nakuhanan na alitan po, mga kabombo, na kung saan, abay, meron pa pong bitbit na bariyela. At sa atin pang mga balita po sa pambansa, ito naman pong 15 election gun van violations na itala ng PNP sa pagsisimula ng election period noong Agosto 28, 2023. Ang Department of Transportation naman, mga kabombo, nagpaalala po ha sa mga transport group ukol sa 20% discount ng mga estudyante kasabay ng pagbubukas ng school year 2023-2024. Sa atin namang mga balita po sa paoibayong dagat, ito pong paliparan dyan naman po sa may Russia, abay nagtamupuhan ng malaking pinsala dahil sa drone attack. Siyempre sa ating pong FIBA World Cup update, mamaya ay pag-usapan po natin yung pong mga top scorer po ha, dito pa rin sa nagpapatuloy na FIBA World Cup 2023. Laming nga po natin kung sino po ba yung player na nakapagtala na po ng pinakamalaking puntos dito po ha sa nagpapatuloy po na sporting events dito po sa ating pong bansa, dyan sa Indonesia at sa Japan. Kilalanin nga po natin dahil ito po ha, meron po from Gilas, Pilipinas, yung pasok dito nga po sa tinatawag po nila, mga kabombo, na mga top scorers. At syempre, di po mawala sa ating pong pag-uusapan ang ating pong promo na suwerte sa palengke 2023, balde-baldeng pa-premyo na. May kasiyan pa dahil 6.5 million total prizes nationwide ang atin pong ipamimigay. Sa atin pong mga kababayan po, diyan tuloy-tuloy ang inyo pong paghulog sa inyo pong mga entries. At mamaya ay pag-uusapan po natin, isa-isayin ho natin yung nga pong mga katuwang po natin na proof of purchase dito po sa atin pong promo. At tuloy-tuloy yung inyo pong pag-comment sa ating pong hashtag na Radyo Mo Sagot ng Bombo 2.0 para for a chance, diba, to win. Ito nga pong napakaganda po nating limited edition na transistor radio. So, i-comment nyo po ha. Huwag nyo pong kalilimutang i-comment yung ating pong hashtag Radyo Mo Sagot ng Bombo, yung inyo pong pangalan, address at inyo pong contact a number. At syempre, huwag din pong kakalimutan na i-like, i-follow yung atin pong page, mga kabombo, at i-share nyo din ito pong ating live program po sa kasalukuyan. Hanggang alas 6 po tayo ng gabi, mga kabombo, dito po sa ating palatuntunang Bombo Report Afternoon Edition. Isang magandang hapon na imbaga nga malim. Good afternoon sa lahat po na ating pong mga kabombo na nakikinig at nanonood dito po sa ating pong palatuntunan. Nako mga kabombo, nito pong nakalipas lang na segundo, wala pa sigurong minuto, no? Bombo Bernard, bumagsak. Ito nga pong napakalakas na ulan dito po sa lungsod po ng Kawayan, mga kabombo. So talagang dinig na rinig po natin dyan po sa labas. Ito nga pong malakas puhan na pag-uulan. So sa atin pong mga kababayan po diyan, kumusta yung inyo pong weather condition naman sa inyo pong mga lugar? Mag-comment nga po kayo kung meron din pong mga pag-uulan katulad po dito sa lungsod po ng Kawayan na nito lang nakalipas po nating mga minuto na talagang bumagsak, mga kabombo. Or di naman po kayo ay mag-text sa ating pong numerong 0917-306-6599. Nako, talagang magiging malamig na naman yung atin pong gabi po ha. And sana, di ba? Kasi nito pong nakalipas po ng mga oras, mga kabombo, dito po sa ating lungsod, sa ating area, sa may Minantidos, Kawayan City, naging mainit din po ha yung atin pong
naranasan pong panahon. Pero tignan nyo naman na nito pong dakong hapon, bumagsak ito pong napakalakas na pag-ulan. So wag ingat po ha, lalong-lalo na yung pong mga motorista po natin. Amok nga dati ang dingding ay kinaagbuybuyat at takanya tayo habang nakatravel. Mag-ingat po kayo, lalo pat madulas po yung mga kakul sa dahan, lalo pat kung meron pong mga pag-aambon dyan po sa inyo pong mga lugar, mga kabombo, mag-ingat para nang sa ganun makaiwas dito po sa aksidente naman sa lansangan. And speaking of lagay po ng panahon, mga kabombo, bago po natin dakuhan yung ating pong naging panayam with Sir Sherwin Balyoga, siguro update naman po tayo ha dito po sa atin pong binabantayang si Super Typhoon Goring, kasi hinihintay lamang po natin yung pong alas 5 po ng hapon na bulletin ito nga pong pag-asa. Pero initially, mga kabombo, na mamaya, di ba, mamayang gabi or bukas po ng umaga, lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ito nga pong nasabi pong bagyo, mga kabombo. Sabi nga po natin, sana po'y lumabas na ito nga pong natura pong bagyo, kasi inaasahan naman